dias, amigos y amigas. Tuwing nilalahat natin or tuwing binibigyan natin ng focus itong issue ng awayan, yung disunited unity ni President Marcos at kampo ni President Duterte at Sara Duterte, nagagalit po yung mga supporters nila. Sinasabi ginagawang issue lang daw ni Blockbuster. That's why po, today, we are going to discuss another issue that again points to this ongoing war. War of policies, war of appointments, war of approach sa governance. In fact nga po, sa nakikita natin may pattern po na lahat ng mga programa inistartan ni President Duterte, baliktad po ang ginagawa ni President Marcos. Ang pagkakaiba lang po, yung pareho nila ina-appoint yung mga may kaso sa gobyerno at may kaso ng pagnanakaw o graft and corruption sa ombudsman, sandigan bayan, at ibang mga korte pa po. Yun lang po nakikita ko, similarity nila po. Pero as far as important programs and projects, opposite po sila, opposite. Tingnan nyo po, doon sa sugar, agriculture industry, fishing sector, si Duterte po, tulad nung sinabi ni Mayor Isko nung campaign, lahat na lang, at sinabi ni JVR ito, lahat na lang ini-import, lahat. Baboy, baka, manok, asin, sugar, rice, lahat, garlic, lahat po. Kaya halos pumatay itong mga industriya na ito. Pati galunggong na hinuhuli ng China dyan sa West Philippine Sea, ini-import natin, binabalik, binibenta sa atin ulit. So lahat importation. Ngayon po, in fairness naman, si Blockbuster naman, kung maganda ay maganda, kung pangit ay pangit. And I don't care kung sino administration yan. If it is good, I will praise it. So, isa lang nakikita, alam nyo po, kuwano ko po, halos walang kapreno-preno si Blockbuster to hit yung bad programs and katiwalian dito sa and bad appointments dito sa Marcos administration. Pero somehow po, ina-appreciate ko po yung effort ni Marcos kahit nagka-shortage tayo. Yung effort niya i-reverse yung ginagawa ni President Duterte. Nagka-shortage tayo sa rice kasi kahit papaano gusto niya dito bibili sa mga sugar farmers. Yan kahit yung tatay niya ang sumira sa sugar industry natin na nagsimula pa sa Spanish times sa 18th century. Pinatay lang ng tatay niya sugar exporter country, naging sugar importer country tayo dahil sa tatay niya, si President Marcos Sr. Yung policy po sa red tagging, sabi ng National Security Advisor Office ni Clarita Carlos, titigil na nila yan. Yung po kwan, yung pag-imbestiga sa mga corrupt sa gobyerno ng Presidential Anti-Crime Commission, prayers executive order ni Marcos po, binuwag yan, opisina na yan. At hindi kinuha sila Badoy again sa gobyerno niya, doon sa kwan po, yung opisina na ELCAG. So, nakikita natin po, kwan talaga, magkagera-gera talaga sila. Hiningi ni Sara yung kwan, yung Department of National Defense, hindi binigay. Itinapon siya doon sa Department of Education na kahit malaki ang budget. Pero hindi po talaga helpful sa kanya kung tatakbo siya for president. Kasi unlike sa DND, parating na sa news. Whereas yung DepEd, napupunta lang sa news tuwing enrollment period lang po, opening of classes. So yan po ang
ang nakikita. At ngayon po, meron na naman. Meron at isa pa po dyan, yung COA under kay Juan po. Left and right, in-expose yung katiwalian sa Duterte government. At yung mga senador na kay Duterte, binabanatan yung mga programa ni Marcos. So, nakikita na, klarong-klaro na po talaga na nagkaaway po talaga sila. Although on the surface, pa-chami-chami, pa-smile-smile si Sara at si Bongbong. Pero sa ilalim po, gera na talaga. Kasama na po dyan yung sinabi ni President Duterte na nagre-ready na sila para gumawa sila na hiwalay na na yung PDP laban, kumbaga babangga sa partido ni Marcos sa pag-field ng senatorial candidate sa 2025 election. So doon po full war na talaga yung Marcos and Duterte camp politically. Pero sa ngayon, tinatago pa po, pilit pa po nila tinatago, pero marami na po talaga sign. At ang latest po, ito nga po, itong bagong chief of police ni Marcos, Philippine National Police Chief na si General Rodolfo Azurin. Sabi niya, hindi niya itutuloy yung policy ni Duterte na pinapatay yung mga criminal suspect. Sabi niya sa kanya, and ordered by no less than President Marcos, they will give respect to human rights. Pagkatapos po, ikukulong nila so that they will have time to regret for what they have been, for their crimes. So, kay Blackcaster, okay naman po ito. Sabi pa nga niya, for me, the reason why sinabi natin we value the preservation of life and that hindi natin kailangan pagtatakutin ang ating mga kriminal, because very clear naman po ang guidance ng ating presidente to make this country safe, a safe place, whether they are inside or outside their home. So sa kanya po, they will go after criminals, pero not necessarily papatayin sila po. Sinabi po ito ni Azurin nung binanatan siya. Tulad na sinabi ko sa inyo, nagkaupakan na po talaga ni Senator Bato de la Rosa, na sinabi na tumataas daw yung kaso ng kriminalidad at kidnapping, at kwando po parang lelembot-lembot daw po itong Marcos administration, lalo na yung PNP sa gera sa kriminalidad. Pero sabi ni Azurin, in my perspective, if you kill a criminal, you only end their suffering instantly. But when we start investigating, filing cases, arresting criminals, and placing them behind bars, if they will still have 30 years in this world, they'll wake up every day regretting for their crimes. So itong sinabi niya, magre-regret daw. Pero sa akin, parang very simplistic argument ito. Ang sa akin lang po, ang ayaw ko lang po sa mga killing of criminals, kawawa po yung mga mahirap. Kawawa yung mga kamag-anak ko, yung mga kaibigan ko na mahirap po. Kasi ganito yan po, sa isang lugar, sa isang syudad, kahit drug lord yung PNP, yung police chief doon, pero kung sasabihin sa Manila, manghuli kayo ng mga drug pusher, ang huli niya yung user at kwan. Sasabihin niya, nahuli namin at napatay namin. No chance na yung kawawa, kahit inosente, sabihin inosente ako. O sasabihin, hindi, pusher lang, maliit na pusher lang ako, ang biggest pusher yan, si police chief. Kaya po, pinapatay nila po yung mga maliliit. Pero kung bigyan natin sila ng chance, kakanta laban sa mga protector nila, laban sa mga protector nila sa na mayor, congressman, police, anti-drug division officials, PDEA, or mga barangay captain, or mga governor, or mga kagawad,
maputol po natin yung criminality problem sa source talaga. Eh, tinan nyo, 6 years criminal, bloody criminal, ginawa ni Presidente yung bloody war against drugs. Eh, andyan pa rin yung drugs eh. Dahil yung malalaki na mga Chino na suspect na supplier ng shabu, pinapapunta lang niya sa Malacanang, nagpipicture lang sila, nag-uusap, and then, wala nangyayari. Bigla na lang aalis yung Chinese na yun without facing without facing the consequence of their crimes. Kumbaga, pinapalusot lang. Whereas yung mga maliliit, patay. Eh, bakit hindi na lang gamitin natin yung mga small time na nahuli ng mga drug suspect at pakantahin sila para sabihin nila na kung sino ba talaga yung mga financier nila ng mga negosyante, sino ba talaga financier nila sa gobyerno, mga protector nila sa police o kahit sa army. Diyan po talaga mapuputol talaga natin yung kriminalidad sa Pilipinas. Hindi po sinasacrifice. So sa akin po, yung the policy of killing suspected criminals is an anti-poor policy. Policy po ito na ang kinakawawa lang yung mga mahirap, yung mga walang pera para sa drug, walang pera para kumuha ng lawyer. Habang yung mayaman po, merong pera para mag-hire ng mga private armies, ng killers, at may pera para lumaban sa korte, at may pera para i-bribe ang presidente, i-bribe ang senator, i-bribe ang PNP chief, i-bribe yung mga police chief, i-bribe yung barangay captain, i-bribe yung mga mayor. So, nakakalusot po sila sa kriminalidad nila. Ang ginagawa, parang kunwari case solved na daw, ang pinapatay yung mga maliliit. At para hindi sila pumiyok, si police chief ang kwan ko, ang runner lang ako ni police chief, pinapatay nila. Eh syempre po, yung mga kamag-anak nun, dahil mahirap, wala na. Silent night na lang. Wala na, case closed. Pero, hindi na susolve yung problema ng drugs. Pero patay na yung kawawa. Ang gagawin ni police chief na ang tunay na drug lord, kukunin lang siya ng ibang runner. At kung natakot siya na baka ichuchu siya nitong runner ito, papatayin na naman after 1 to 2 years dahil nagamit na niya, pinakitaan na niya. So ganun lang po. Eh, itong policy po ni Azurin, maganda kung tutuloy siya dito at under order ng ni President Marcos. So yun po, dapat yung source talaga po, yung source talaga ang kuha natin. Kaya yun, nakikita natin, nagagalit sila Bato de la Rosa, at nakikita ko rin yung mga Duterte vloggers, ilang linggo na po sila binabanatan na tumataas daw yung kriminalidad, tumataas daw yung kidnapping. So nakikita natin po, may gera talaga. Mga vloggers, si Bato laban sa PNP ni Marcos, si Sara laban sa mga bata ni meron tayo yung isang political strategist ni Sara na binanatan rin si, i-discuss natin po later on yan. Binanatan si Marcos na wala daw niya nakikita ginagawa sa first 100 days. So alam naman natin po, hindi siya magsasalita ng ganun kung walang blessing ni Sara. So marami pa po, marami pang ganito mga issue na ibubulgar natin. Pakikalat na lang po ito so people will know. People will know the news behind the news. Yung malalim na issue behind sa mga issue na yung sa surface lang po kino-cover ng media o ng other bloggers. Yung iba pa po mga ibang vloggers, bias pa po. Either andon supporter ni Marcos o supporter ni Duterte. Pero dito po, makikita nyo, tao lang po ang kwa natin. Tao lang po ang boss ni Blackcaster. Because I have the principles and I have the stability
na not to sell my soul to the highest bidder. So thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel, and see you in my next vlog.